Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Motor rider, naiwan ang pasaherong nakabook sa kanya. Dalagang aksidenteng napadalhan ng 50,000 peso sa GCash. Pinuri ng netizens matapos niyang ibalik sa may-ari ang pera. Manibuke, sorpresa ng isang mister sa kanyang bagong panganak na misis. Boarding pass na nakaprint sa t-shirt ng isang traveler, nagpa-good vibes online. 92-year-old na lola mula USA, kinilala bilang oldest female water skier ng Guinness World Records. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasamang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, hashtag Sabaw Moment. Dito sa Pilipinas, kahit saan ka yata pumunta, hindi nawawala ang traffic. Kaya naman karamihan sa ating mga kababayan ay mas pinipiling mag-book sa mga motorcycle hailing app para mas mabilis ang biyahe. At ayon din sa iba, para makamura. Pero ano kaya ang gagawin mo kung ikaw ay nagmamadali na? Pero naiwan ka pa ng rider na iyong nabook. Yan kasi ang nangyari sa isang netizen na nagbahagi ng kanyang karanasan noong siya ay naiwan ng kanyang nabook na rider. Binalikan nga ba ni Kuya Rider ang kanyang naiwang pasahero? Narito panuorin sa trending report ni Pamela Adriano. Nakasakay na ako sa motor. Nakakaloka si Kuya Mubit. Yung ano? Yung sinakyan kong motor. Yung binok kong motor. Akala niya nasa likod niya ako. Umalis. Umalis siya. Nagulat ako. Agas pa lang ako. Pinakala siyang uwan na. Laugh trip ang hatid sa mga netizen ng naging experience ng pasahero na si Maria Marta Argalion nang maiwan ito ng kanyang nabook na rider. Makikitang suot-suot pa niya ang helmet. Ayon nga kay Maria Marta, sasakay pa lamang siya sa motor nang umalis na kaagad ang rider. Ayon kay Marta ay mga nasa 5 hanggang 8 minuto rin siyang naghintay bago bumalik si Kuya Rider. Kuya! Kuya, nasan ka na? Hindi pa ako nakakasakay. Sabi ko umang. At ikaw ba yung nagtatak? Busy ko lang sa kanya? Umalis siya. Nagulat ako. Agas pa lang ako. Pinakala siyang uwan na. Magaan. Komento ng isang netizen, marami daw sigurong iniisip ang rider. Ang sabi naman ng isa, pagod na raw siguro si Kuya Rider. Mayroon pang nagsabing ang bait naman daw ni Marta dahil imbes na magalit, natawa na lamang daw ito sa nangyari. Sa ngayon, mayroon ng higit 5,000 comments at nasa mahigit 3 million views na ang video na ito na talaga namang kinaaliwan ng mga netizen. Sa ating next trending topic, humanity restored. Sa mga sitwasyong pinagdadaanan mo sa buhay, minsan ba ay napapaisip ka kung biyaya o pagsubok ba ang ibinibigay sa'yo ng tadhana? Kasi naman, nabulaga ang isang dalaga matapos niyang aksidenteng makatanggap ng tumataginting na 50,000 pesos na parabang hulog ng langit. Ang problema, hindi naman ito para sa kanya. Saan nga ba galing ang pera at naibalik nga ba ito sa tunay na may-ari?
ang kwento sa likod ng feel-good trending story ni Bettina, tutukan sa balita ni Arnold Herrera. Sana tamaan ako ng ligaw na pera. Paniguradong relate ka sa ganitong klase ng linyahan na karaniwang sentimiento ng mga tao sa social media, lalo na sa tuwing sasapit ang petsa de peligro. Pero handa ka ba kung sakaling gumana nga ang iyong pagmamanifest? Sa viral post ni Patrick Leliza, pinuri niya ang kanyang kapatid na si Bettina na aksidenteng napadalhan ng tumataginting na 50,000 pesos sa GCash. Pera na dapat pambayad daw ng tuition ng taong nagpadala nito na pinili nilang itago ang pagkakakilanlan. Makikita sa screenshot ng text conversation ni Bettina at ng taong na wrong send ng pera na walang alinlangang nakipag-ugnayan ang dalaga para maibalik ang naturang pera. Ayon kay Patrick, sobrang proud siya sa kabutihan at katapatan ng kanyang kapatid. Dagdag pa nito, and I quote, "Ganyan ang anak ng Diyos, laging pipiliin ang tama at dapat para sa kapurihan ni Lord," unquote. "I'm proud of you," saad niya sa kanyang caption. Samantala, umani naman siya ng kaliwat kanang papuri mula sa mga netizen na naantig sa kanyang katapatan at kabutihang loob. Good job, Bettina! Sa ating next viral story, money bouquet para kay misis. Taas kamay sa mga buntis na misis. Baka oras na para magparinig sa inyong mga mister. Isang ginang kasi mula Davao Oriental ang nagpasana all sa mga netizen na makatanggap ito ng isang money bouquet mula sa kanyang asawa. Matapos niyang manganak. Ang pinusuang kwento online ihahatid ni Angelica Cosme. Para sa mga buntis na misis dyan, oras na yata para magparinig sa inyong mga mister. Viral kasi sa social media ang post ng isang padre de pamilya matapos itong surpresahin ng money bouquet ang kanyang bagong panganak na misis. Correct! Punong-puno ito ng 1,000 peso bills. Pero maliban sa money bouquet, syempre hindi rin mawawala ang fresh flowers para sa kanyang may bahay. Sa Facebook post ni Rami Mark, sinabi nitong paraan niyang naturang surpresa bilang pasasalamat sa misis na si Cassandra na malakihan niyang sinakripisyo para sa kanilang pamilya. Isinilang ni Mami Cassandra ang kanilang ikalawang anak ni Rami na si Baby Zelina sa Davao Oriental Medical Center sa Makati City. Magkahalong congratulations at sana all naman ang natanggap na pagbati ng mag-asawa mula sa netizens. Ang viral post humakot na ng mahigit 50,000 shares. Sa ating next trending story, boarding pass on shirt. 2024 na, ito na ang taon para mag-travel at makadiscover ng iba't ibang lugar kung saan pwede kang mag-unwind, mapadomestic man o international. Kaya naman simulan mo na ang plano at kumuha ng tip mula sa traveler na ito na nag-viral online matapos ang ginawang paandar sa kanyang boarding pass at plane ticket. Paano ba naman kasi ang naturang boarding pass at plane ticket naka-imprenta pa sa kanyang t-shirt? Ang naging reaksyon ng airport staff sa trip na ito ni Kuya, panuorin sa trending report ni Liway Abbas. Ngayong taon ay dapat mapuntahan mo na ang mga lugar na plano mong marating noong 2023. Ito na ang tamang pagkakataon para mag-enjoy dahil we only live once. Sa pagpaplano ng iyong domestic o international travel, mas mabuti yata na sumangguni kayo sa lalaking ito para sa travel tips. Itong si Jace, nag-viral lang naman online matapos ang kanyang kakaibang trip na nagpa-good vibes sa netizens pero ikinagulat naman ng airport staff. Ang kanyang boarding pass, plane ticket at itinerary receipt kasi nakaprint na sa kanyang t-shirt sa halip na papel. Sa kanyang pagpasok sa airport, laking gulat na lang ng airport personnel matapos makita ang printed na mga dokumentong kailangan para sa kanyang flight. Matapos ang proseso ay nakapasok naman si Jace at ready na para sa
kanyang flight patungong Boracay. Ang travel pakulo ni Jace nagbigay ng magandang idea para sa ibang travelers para na rin sa mas convenient at hindi nakakapraning ng pagbitbit ng boarding pass at plane ticket. At para sa kwentong record-breaking, water skiing at 92. Talaga nga namang age is just a number. Patunay dyan ang 92-year-old grandma na ito mula sa USA matapos siyang kilalanin bilang pinakamatandang babaeng water skier sa buong mundo. Ang extreme adventure ni Lola Duan sa tubig panoorin sa trending report ni Millie Borja. Isang adventure-loving na lola ang trending ngayon dahil sa big wave na dala nito sa world record scene. Siya ay kinilala bilang ang 92-year-old na lola na si Duan Jacobsen Young, ang tinaguri ang pinakamatandang babaeng water skier sa mundo ng Guinness World Record. 29 anyos pa lang si Duan nang magsimula siyang maging water skier. Napansin daw kasi nitong maraming tao ang gumagawa ng nasabing activity, kaya naman hindi ito nagdalawang isip na subukan at kalaunay nakahiligan na niya ito. At mula noon, regular na raw bumibisita ang kanilang pamilya sa mga lawa tuwing summer para lang mag-water ski. At paglipas ng panahon, nagsisilbing mga coach at cheerleader ni Duan ng kanyang mga apo sa tuwing sasalang ito sa tubig. Hiling ng 92-year-old na lola, manatili siyang malusog at sana raw ay muli itong makapag-water ski sa susunod na summer. Mensahe naman ito sa mga kapwa niya may edad na, huwag silang matakot sumubok ng bagong sport o activity na nais nilang matutunan. At ika pa nga niya, you are more capable than you think. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng kabutihan ng ating netizen na nag-share ng kanyang experience ng makatanggap sana ng biyaya. O diba? 50,000 pesos na napadala sa'yo via GCash. OMG, o diba? Ang saya-saya na sana. Makakapag-shopping ka na siguro o ililibre mo na sana yung mga friends mo, diba? Pero syempre umiral po ang kabutihan at ang pagiging honest ng ating netizen, o diba? At ibinalik po sa tunay na nagmamay-ari dahil nga naman po ay nangangailangan po talaga ito at pang tuition fee daw ng kanyang anak, o diba? Kaya naman I'm sure ito ay blessing pa rin, diba? Hindi man pera ang darating bilang isang biyaya, I'm sure ay in other kinds, o diba? Kaya naman sa ating lahat, lagi po natin pipiliin ang kabutihan. Hindi man po natin makikita ngayon, right at this very moment, ang biyaya, blessing o kapalit nito. Alam naman po natin na in the long run ay mabibless po tayo at hindi lang po tayo kundi ang ating pamilya at mga mahal sa buhay, o diba? At syempre, maganda na magsilbi rin po itong aral sa lahat, lalo na sa mga kabataan, diba? Sabi nga nila, gasgas na, honesty is still the best policy. At syempre, pag honest ka, alam po natin, mahimbing ang tulog mo, wala kang inagrabyadong ibang tao, at syempre, malinis ang iyong konsensya. Kaya naman, saludo po kami sa'yo. Kaya naman, kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman, itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. Bago po tayo tuluyang magpaalam, nabalitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O. Yong.
Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.